What's up, guys? It's another beautiful day today here in Cebu City. My name is Nilo. Welcome to my channel. Welcome to NTV. Video, guys, gagawa po tayo ng DIY filtration system. At ipapakita ko po sa inyo ang step-by-step process kung paano natin ito ginawa at sinet up. At kung ano yung mga filter media na ginamit natin sa filter na to at kung paano natin siya prepare. At gagamit din po tayo ng mga recycled materials para sa project na ito. At kung ano yun, makita nyo po mamaya. So kung ready na po kayo, without any further ado, simulan na po natin ito in 3, 2, 1, let's go! So guys, ang gagamitin ko pong filter box sa filtration na gagawin po natin is itong sirang refrigerator. So ito, hiningi ko lang po ito kasi sayang na maitatapon na po nila. Pwede din po kayong bumili nito sa mga gumagawa ng mga refrigerator, yung mga washing machine, meron po silang mga ganito. So kaysa itapon or ano, gawin na lang natin kapag ipakinabang. Ito po yung napili kong sukat dahil kasyang-kasya po ito sa filter sa pan ko po. Pwede na naman po kayong gumamit ng malaki-laking refrigerator. Depende na po yan sa inyo. Pagagandahin lang po natin ito at pipinturahan na po natin ito mamaya at maganda na itong tingnan. So guys, so start na po tayo. So guys, ang unang-una po natin gagawin is kailangan po natin linisin itong filter box natin. So kailangan po natin itong hugasan. So ako po, hinugasan ko na po ito at pinatuyo ko na po. Next step po natin, guys, is gagawa po tayo ng tatlong butas dito para maging out ng ating tubig. So tatlo po yung gagawin ko para maganda po tignan. Depende na po yan sa inyo kung ilang butas o ilang out ng tubig yung gagawin nyo. Ito po yung pipe na gagamitin ko para maging out ng tubig natin. Kakat po ako ng tatlo nito. So tara. Gagawin natin out ng tubig. So lalagay po natin ito dito. Yan, itong tatlong to. Yan. Okay, so ganito po yung bubutasan natin. So huwag po natin itaas masyado. So kailangan may space dito. So mga hanggang dito lang. Yan. Kasi may gagawin po tayo dito mamaya. Wala po kasi akong tools kaya mag-i-improvise na lang po tayo. Gagamit po ako ng knife at painitin po natin ito at ito yung gagamitin natin pambutas po dito. Okay, sa process po na to is kailangan po natin gumamit ng mask para hindi po natin ma-inhale yung usok. Guys, tapos na po natin butasan to. Yan. So gagawa po ulit tayo ng isa pang butas dito sa ilalim para naman maging drain pipe natin. Ang gagamitin natin yung pipe is itong ano, 63mm na pipe. Mas maliit siya kaysa dun. So tara. Guys, tapos na po natin gawin yung drain pipe natin. Ngayon,
lalagyan po natin niya ng takip. Ang gagamitin po natin pantakip dito is itong dating lalagyan ng gamot. Papasok po natin yan dito at isi-seal po natin. So guys, ilalagay po natin to dito dyan, tapos i-seal po natin yun ito. So ito na po yung kalalabasan nito. Next step po tayo, meron po ako ditong plastic container. So ganito, mahaba po siya. Yan, kahit ganito lang po kalalim, okay na po yun. Basta importante po, hindi po siya iksi dito. Kung mas mahaba pa po siya, mas okay rin yun. So ganito ang sukat na kinuha ko. So ang gagawin natin dito is ilalagay po natin ito dito. Bubutasan din natin ito ng tatlo. Ito. So guys, kailangan po hindi po siya lumampas dito. Yan. So hanggang dyan lang po yan. Yan. Tapos bubutasan na po natin itong tatlong to. So ngayon guys, lalagyan pa po natin ito ng butas dito sa gilid, dun sa magkabilang gilid. Lalagyan po natin ng pipe dito sa itaas. So make sure po natin na mas mataas po dito kaysa doon. So guys, tapos na po natin i-cut yung mga pieces na kailangan po nating ilagay dito sa filter natin. At ngayon naman is ididikit na po natin ito gamit itong marine epoxy. Ayan, so ito po yung gagamitin natin pang dikit dito. So okay, mimix po tayo ng equal amount itong marine epoxy. Para hindi po dumikit sa kamay natin is gagamitan po natin ng tubig. Yan. So hawak tayo ng tubig. Yan. Tapos hindi na po siya didikit. Okay? Ito rin po yung ilalagay natin. So guys, bago po natin siya idikit, isukat po muna natin ito dito kung tama ba ang size. Yan, so okay po siya guys. So idikit na po natin. Yan po guys, tapos na po nating idikit. So hintayin na lang po nating matuyo to. Meanwhile, is,
guys, i-greet po si Isa na happy birthday kasi birthday niya po ngayon, 1 year na po siya. So, ito na po ngayon guys, na natuyo na po yung nilagay nating epoxy. So, guys, pwede naman po siya na ganito lang yung setup nyo. Pero sa akin po, lalagyan ko po rito. Kasi may ilalagay ako dito na filter media din. So, i-dedicate po natin to dito. Ayan. Yan po guys, tapos na po nating idikit. Hintayin na lang po natin ito na matuyo. Ngayon po guys, next step na po tayo. Gagawin na po natin yung inang water. Meron po ako ditong ganito, tea. So, lalagay po natin to dito. At magka-cut po tayo ng pipe. Ito, mga ganyan ang sukat. Tapos na po natin i-cut yung mga pipe natin guys. Mag-cut din po tayo dito sa itaas, hanggang dito lang, level lang po sa ref natin. Ito yung inang water. Tapos dito sa ibab, ilalim, aangat yung tubig, tapos papasok dito at saka lalabas dito. So, ganyan yung magiging cycle ng ating filter box. At ngayon guys, bubutasan pa po muna natin to. Dito dadaan yung tubig para equally distributed sa ating filter. Kung meron po kayong drill, mas madali nyo po itong magagawa. So, tayo po, wala po kasi tayong mga tools dito, kaya susunod po natin na gagawin is lalagyan po natin ito ng takip dito. Ang gagamitin po natin is itong lalagyan ng margarine. So, i-recycle po natin ito. Lalagay po natin ito dito. Mas malaki ito dito. So, ganyan ang gagawin natin dyan. Tapos, i-cut lang po natin ito dito. So, ganito po yung kalalabasan niya. So, nakat ko na po yung dito.
Yan. Lagay po natin ito sa filter natin. Guys, tatlo po yung gagamitin kong filter media sa project na to. Una, ito pong mga bato. Next is itong uling. At pangatlo, itong fiber tent. Makakabili ka po nito sa pet shop. Pero, mahal po dun. Pwede kang bumili sa yung mga nagbibenta ng ano, foam. Mas mura po dun. Mag-cut po tayo nitong net. Yan guys, ang gawin nyo po, ibabad nyo po overnight sa tubig. Tapos kinabukasan, wash na po natin para hindi po umitim yung tubig ng pond nyo. Ganyan ko lang po siya pre-prepare. Guys, tapos na po natin linisin yung mga filter media natin. Set up na po natin to. Yan nga po guys, tapos na po natin i-prepare yung lahat ng mga filter media na gagamitin natin sa filtration system natin. At tapos na rin po natin gawin itong filter box natin. So, ngayon, i-assemble na po natin itong lahat. So, ipapakita ko po sa inyo kung paano natin ito i-set up. So, samahan niyo po ako. Tara! Ayan po guys, dyan ko po siya lalagay. Ngayon guys, i-set up na po natin yung pump natin. Ang gagamitin ko pong pump sa filter na to guys is itong Aqua Spade submersible pump. Open po natin siya. Wala pong laman. Dito na po pala. Ito po yung out ng tubig. At dito po yung in ng tubig. Dito po niya hinihigop yung tubig ng pond natin. Hinihigop po yan yung tubig. Tapos lalabas po dito. Dito po, kukonek natin yung pipe natin papunta sa filter natin. So, depende po sa inyo kung gaano kalaki yung tubo na gagamitin nyo. Kasi po, may mga sizes po naman siya. Tatlo po yung size niya. Ito po yung mga sizes niya. Ang gagamitin ko po itong pinakamalaki. Diyan. Kutin lang po natin yan. Tapos, kukonek po natin dito yung pipe natin. Ang pipe po na gagamitin natin is itong yan. 32mm na pipe. Yan po guys, so itong head niya ipapasok lang po natin dito. Yan. Tapos mag-cut po tayo ng pipe. Kung meron naman po kayong hose dyan sa inyo, yung ano sa tubig, pwede nyo po yung gamitin. So kung wala po, pwede nyo po itong pipe. So lalagay po natin to dito. Tapos po guys, ilagay po natin ito sa ilalim ng tubig. Ganito po. Pagkatapos po guys, maglagay po tayo itong elbow dito. Tapos magka-cut din po tayo ng pipe papunta dito sa in ng water. Thank you.
Ayun po guys, ganun lang po natin siya i-set up. So, ganun lang po yung process niya. Pipe papuntang filter box. So, ganun lang po yun. Ayun guys, so last step na po tayo. Lagay na po natin yung mga filter media sa filter bucket natin. Yan po guys, ang una natin ilalagay is yung mga uling or charcoal. Yan po guys, tapos na po natin ilagay yung mga uling or yung charcoal. Next naman po yung mga bato, yung grava. Lagyan po natin siya ng mga bato para hindi po lumutang. Okay na po lahat guys. So ngayon, paanda rin na po natin siya. Po guys, tinakpan ko lang po muna ng plastic. Hindi pa po kasi ako nakagawa ng takip nito. Ganyan lang po muna yung ginawa ko. Tinakpan ko lang po muna ng plastic. Guys, tapos na po natin gawin ang ating DIY Mega Fan Filtration System. At sana po nagustuhan nyo itong video na to. At kung may questions, clarification po kayo tungkol sa ginawa nating filtration system, don't be shy to comment down below. Sasagutin po natin yan sa abot ng ating makakaya. So guys, that's the thing that we can share to you today. Thank you for watching this video and I hope you like it. And if you did, please like, share, subscribe and hit that notification bell down below so that you are gonna be notified for my upcoming videos. So that's it. Thank you and see you on our next video. Lilinisin po natin itong filter bucket natin. Almost 1 year na po ito dito. Ito po yung mga alaga kong bantam, miniature chicken. Ang dami na po nila. Dalawa lang po yan. Noon, isang pair lang. Gagawa po tayo ulit ng cage nila. May
soon!